Ika-27 ng Abril, Lunes, sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Napuna ng mga taong nakatayo sa kabilang ibayo ng lawa na walang bangka noon sa lugar na iyon, kundi isa lang at hindi sumakay si Jesus sa bakang ito kasama ng kanyang mga alagad. Ngunit ang ilang malaking bangkang galing Tiberias ay dumating malapit sa lugar na kinainan nila ng tinapay sa pagpapasalamat ng Panginoon. Kaya nang mapuna ng mga tao na wala roon si Jesus ni ang mga alagad niya, sumakay sila sa mga bangka at pumunta sa Kapernaum para hanapin si Jesus. Nang matagpuan nila siya sa kabilang ibayo ng lawa, sinabi nila sa kanya, "Guro, kailan ka pumarito?" Nagsalita sa kanila si Jesus at sinabi, "Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa nakita niyo sa mga tanda, kundi dahil sa tinapay na kinain niyo at kayo ay nabusog. Magtrabaho kayo, hindi nga para sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing nananatili at nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Ito ang ibibigay ng Anak ng Tao sa inyo. Siya nga ang tinatakan ng Diyos Ama." Kaya sinabi nila sa kanya, "Ano ang matatrabaho namin para may sagawa ang pinagagawa ng Diyos?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Ito ang pinagagawa ng Diyos. Maniwala kayo sa sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, magtrabaho kayo. Hindi nga para sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing nananatili at nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Ang Ebanghelyo ngayon salaysay pagkatapos ng himala ng pagpapakain ng maraming tao ni Jesus na sinundan ng himala ng paglalakad niya sa dagat. Hinanap ng mga tao si Jesus. Natagpuan nila siya sa kabilang ibayo. Nauunawa ni Jesus ang kanilang dahilan sa kanilang paghahanap sa kanya na hindi dahil sa alam nila ang tanda ng ginawa niyang himala ng paramihin niya ang tinapay, kundi dahil sa sila'y nakakain at nabusog. Sa pagmiministeryo ng Panginoon sa mga tao, tinugunan niya ang kabuuan ng pangangailangan ng mga tao, material man o espiritual. Alam ng Panginoon na hindi sapat na tugunan lamang ang material nilang pangangailangan, bagamat tunay nga na mahalaga rin ito. Ganoon din kahalaga ang pangangailangang espiritual. Sa Ebanghelyo ayon kay Juan, laging mayroong kalakip na tanda ang mga ginagawa ni Jesus. Sa tandang mag-aakay sa mga tao upang lumalim ang kanilang pananalig sa Kanya bilang sinugo ng Ama. Hindi nga sapat na maging layunin ang pagkaing nasisira. Sa halip, mahalagang na maging layunin din natin sa buhay ang mga bagay na makapagpapalago sa ating pananampalataya. Pagsasagawa, sa mga biyayang natatanggap mo, nakikita mo ba ang tanda at paanyaya ng Panginoon na lumago sa pananampalataya? Hinahanap mo ba ang Panginoon sa tamang dahilan? Kasama ba sa mga layunin mo sa araw-araw ang pagkaing espiritual?